Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, tunay at tapat at dakila at puno ng kapangyarihan at buhay na Diyos. Sapagkat ang aming hinahangad at hinahain, no, sa Panginoong Hesukristo ay magkaroon kami ng campsite. Pero imposible yan. Pero mayroong encouragement, mga kapatid, na binanggit si Jesus na sinulat ni Apostol Mateo chapter 19 verse 26. Sabi ni Jesucristo, "With men it is impossible, but with God all things are possible." Ito po ay mahirap para sa tao. Hindi po ito magagawa ng tao. Pero sa Diyos, lahat na mga bagay-bagay, lahat na bagay, kapatid, ay magagawa ng Diyos. So sabi ni Apostle Pedro sa chapter 3, verse 12, "For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers." Panalangin, kapatid, prayers. Amen. Ang sabi ni Apostle James sa chapter 5 verse 16, "The prayer of a righteous man availeth much." In other words, is powerful and effective. So ay ito na, praise God, ang aming pinapangarap lang at ang campsite ay binigay ng Lord. Ito po ay answered prayer, kapatid. Amen. Ang sikreto, sundin lang po natin ang utos ng Diyos. Yun lang, pinakasimple. Kapag tayo ay obedient sa kanyang mga kautusan, may kasamang pagpapala yan. Kapag tayo ay mayroong spirit of disobedient, may kasamang kapahamakan yan. Alam nyo yan, mga kapatid ko, namatay si Adam at si Eva, sinuway nila yung utos. Mayroon silang everlasting life, pero naputol yung everlasting life na yan dahil po nagiging violator sila sa utos ng Diyos. At alam po natin yan, ang asawa ni Lot ay namatay din. Nagiging pillar of salt siya. Kasi ang sabi ng Diyos na wag silang lumingon sa kanilang likod. At sinuway ni asawa ni Lot, kapatid, at namatay din. Lahat ng mga tao na hindi pumasok sa arka sa panahon ni Noah, lahat sila namatay din. Namatay din si Akan, kapatid, kasi sinuway din ni Akan yung utos ng Lord. Hindi na conquer ni Joshua ang lugar sa Ai. Bumalik sila, kapatid, na mayroong mga sugat ang kanilang mga kasamahan at ang iba sa ila ay namatay dahil po sa pagsuway ng utos ng Panginoon. 20 years old above, hindi sila nakapasok sa lugar ng Kanaan, pinatay sila ng Diyos. Ang nakapasok from 20 years old below, yun lang ang nakapasok. Ang sikreto, kapatid, aking i-reveal sa inyo na ito ay magkaroon ng inspiration sa lahat. Ang sikreto ay sundin lang po natin ang utos ng Diyos. Nagkaroon ng complete healing si Nahaman kahit na hindi po siya ay tao ng Diyos. Siya ay kaaway ng mga Israelites. Pero natanggap niya yung complete healing kasi siya ay isang
mayroon siyang kitong. Pero ang instruction ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Elisha na siya ay magsisid sa Jordan River 7 times. To make the long story short, natanggap ni Naaman ang complete healing sa pamagitan ng obedience, kapatid. Mayroon siyang spirit of the obedience. Nagiging obedient si Naaman, kapatid. At ang layman din sa chapter 3 sa Book of Acts, yon ang sabi dito sa chapter 3 verse 4, and Peter fastening his eyes upon him with John and said, look on us. Ang sabi ni Pedro at ni Juan sa isang layman, ang layman wala ng pag-asa, hopeless siya, na siya ay magkaroon ng paa na normal. Hindi siya makalakad, kapatid, hindi siya makatagbo, hindi siya makalundag, at hindi din siya makapasok sa loob ng templo. Nandun siya sa labas ng templo, ang sabi ng Bible. To cut the story short, kapatid, pinatayo siya ng Panginoon sa pamagitan ni Pedro at ni Juan. Simple lang, kapatid, sabi ni Pedro, look on us. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag sinabing ni Pedro na look on us, ang ibig sabihin niyan, kapatid, ang aming Diyos ay buhay at tapat at totoo. Ang aming Diyos ay mayroong kapangyarihan na kayang-kaya niyang bubuhayin ang isang taong patay. Ang aming Diyos ay milagroso. So maraming insights dyan na ating makukuha sa statement ni Apostle Pedro na look on us. Pero hindi ko na, kapatid, papahabain yung story. Hallelujah. Yung mensahe, kapatid, sinunod ng layman ang utos ni Pedro at nagkaroon siya ng complete healing, kapatid. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus! So, pang-apat, sinunod din ng mga tao ang utos ni Jesus na dapat sila ay umupo. John chapter 6, verse 10 and 11. Imposible, kapatid, na ang 5 kapirasong tinapay at 2 isda, amen, hindi po ito kasya sa 5,000 na mga tao. Kay Apostle Philip, sabi niya, 200 pieces of bread is not sufficient for all of us. Kay Andres, sabi niya, mayroong bata dito, mayroon siyang 5 kapirasong tinapay at 2 maliit na isda. Pero sabi niya, but how far will they go among so many? But what are they among so many? Totoo yan. Useless yan. Kung sa Ilonggo pa, hindi kinikaigo gani ang 200 katinapay, makaigo pang 5 katinapay kag 2 ka isda. That's funny thing for me, kapatid. Hallelujah. Na makakasya yung 5 tinapay at 2 isda sa 5,000. Pero sa Diyos, ang 5 katinapay kag 2 ka isda sobra na para sa iya. With men it is impossible. It is impossible. But with God all things are possible. Huwag na huwag nating kalimutan, kapatid, ang ating Diyos na pinaglingkuran. Siya ang lumikha at gumawa ng langit at lupa. Nasusulat yan sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and earth. Kaya ng Diyos, hallelujah, likain yung langit at lupa. Kaya ng Diyos na extend yung life mo. Bigyan ka ng Lord ng long life. Huwag na huwag ninyong kakalimutan si King Ezekiah. 15 years additional yan. Gin-extend ng Lord, kapatid. At sabi ni Jesus, bigyan niya po tayo ng eternal life.
Ang lima ka tinapay, kag duha ka isda, hindi kaya sa Ginoo. Padamuon, imposible yan, kapatid. Hallelujah! Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayroong kapangyarihan. Hallelujah! The Lord our God, home that we serve, hallelujah, is powerful. Amen. Sabi ni Jesus, make the men sit down. Verse 10, chapter 6 in the book of John. Basahin niyo po. Hallelujah. At ang lahat ng mga tao ay umupo. At kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang maliit na isda. At binibless ni Jesus. At sabi niya sa iyang mga apostoles, bigyan niyo ang mga taong nakaupo. You see? Hallelujah. There is blessings. There is prosperity. Magiging victorious ka, magiging prosperous ka, kapatid, hallelujah, kapag ikaw ay marunong sumunod sa utos ng Diyos. Yun lang ang sikreto, kapatid. Bakit nagkaroon kami ng campsight? Hallelujah, imposible yan. Hallelujah. Silver and gold have I none. Silver and gold we don't have, but what I have, sabi ni Pedro sa layman, but I would give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Bakit nagkaroon kami ng campsite? Simple lang, kapatid. Hallelujah. Sundin lang po natin ang utos ng Panginoong Hesukristo. Oh,